Dati, naglalaro kami ng mga pinsan ko. Meron kami noong roller shoes. E di nasa labas kami ng bahay tapos pa gulong-gulong lang. May nakita kaming parang pa-slide sa may kapitbahay namin. E di nagpunta kami doon pero yung slide maliit lang. Ako mauuna. Dahan-dahan akong umandar at tinulak ako ng pinsan ko ng kaunti. At ayun, bigla akong nadulas. At yung kaliwang kamay ko nabalian. Kung itatanong nyo, oo, masakit. Masakit kapag ginagalaw. Dinala ako sa orto para palagyan ng simento yung kaliwang kamay ko. Naalala ko pa noon pagdating namin sa orto. Sabi sa akin ng lalaki, "Maloko, lalagyan ng bakal yung kamay mo." Sabi naman ng lola ko, "Okay na, wag mo nang takutin." Sa mga pinsan ko, marami nang nakakatawang aksidente ang nangyari. Unahin natin yung sa dalawa kong pinsan na babae. Nakababata ako. Si Luis. Naglalakad kami sa gilid ng kalsada pa uwi. Eh si Luis kasi dati, takot sa aso. Naglalakad ako sa may right side ng kalsada at siya, nakasunod sa akin. Eh biglang may dumaan na aso. Tumawid siya bigla. Hindi na niya napansin yung taxi na dumaan sa likod niya. Ayun. Napailalim siya sa taxi. Tapos yung tsinelas niya tumasik sa malayo. Sabi ng taxi driver, "Ano, dali na ba natin sa ospital, ma'am? Okay lang po ba siya?" Aba, laking gulat namin biglang tumayo yung pinsan ko at sabi niya, "Ha? Okay lang ako." Yung isa ko namang kababatang si Jasmine, 2 taon pa lang ata siya noon. Pumunta kami sa isang mall kasama yung pamilya. Pasakay na kami ng elevator, eh naglalakad lang siya tapos hawak daw siya ng mami niya. Tapos naiwan daw ulo niya. Ewan ko kung paano naiwan yung ulo basta sumara yung elevator at naipit yung ulo niya. Sa awa ng elevator, hindi naman napuruhan yung ulo ng pinsan ko. Nung bata din ako, naaksidente na ako. May kalaro ako noon si Kim. Nagkokotse-kotsehan ako noon tapos pumarada ako sa may kapitbahay namin. Pagtayo ko sa kotse, hindi ko na malaya na may bintana pala doon. Nauntog ako at sobrang mahapdi na makirot. Hindi muna ako umiyak kasi nabigla ako at syempre nahiya din ako sa kalaro ko. Pagpasok ko ng bahay, umupo ako sa may hagdan tapos sumigaw ako ng "Daddy!" Tapos yung tita ko lumapit sa akin. "Bakit daw? Ano daw nangyari?" At pagtingin niya sa ulo ko, "Oo, tinahi yung ulo ko. Buti na lang wala akong poknat." May mga kwento din yung mga titas, titos ko at lola. Yung mga nakakatawang aksidente nangyari sa kanila noon. Yung tita ko daw may kukunin siyang laruan sa malaking aparador. Eh hindi daw niya abot, kaya pumatong siya sa upuan. Tapos kumapit siya sa aparador. At Okay nilam, ginagawa mo. Yung tita ko naman at tito, ipapahatch nila yung itlog ng mga manok. Nagbike sila papunta. Habang nagbibisikleta, hindi nila napansin na may jeep na dadaan. At ayun, biglang preno at nalaglag lahat ng itlog. Basag. Pag uwi daw nila, parang walang nangyari. Siyempre, parang hindi malaman. Yung lolo ko kasi, which is yung tatay nila, sundalo, kaya mahigpit. Ewan ko kung lahat ng sundalo ganyan. Pagdating ng tatay nila, sinabi na lang na bugok lahat ng itlog para hindi sila masinturon. Sa iba kong pinsan na kalaro ko din dati, si Jolo, sa may Project 8 pa kami noon. Naglalaro sila sa kwarto tapos tumatalon-talon sila sa kama nang biglang nauntog sa may bakal ng bintana. At ayun, nagkaroon ng sugat sa noo parang si Harry Potter. Si Jansel naman, yung kapatid niya, nagbabike sa labas ng bahay. Mga 8 PM, biglang may kumatok sa pintuan namin. Aling Biki, dito po ba nakatira si Jansel? Naulog po si Jansel sa imbornal. Tapos yung pinsan ko, puro dugo yung ulo. Sa sobrang dami, tumutulo na yung dugo niya hanggang sa damit niya. Sabi ng iba, hindi natin masasabi kung kailan mangyayari ang aksidente. Depende yan. Kung nasa bahay ka lang at nadulas ka, kasalanan mo yun. Alam mo namang basahing sahig tapos hindi mo pa pinunasan. Yung baso, alam mo nang malalaglag, hindi mo pa tinabi. Nabasag tuloy. Kaya kung ayaw mong maaksidente sa loob ng bahay, alam mo na.